بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أن لها تنبقوري أي أقول لامان كي الله سبحانه وتعالى أتنوي أن فالبقال أت كبيبان أي سمقن ينسوه نواء نسي بروبيت محمد صلى الله عليه وسلم أت غيرين سكان يما قسمهان هنغان سا pagdating ng araw ng paghuhukom. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ito po ang inyong lingkod, kapatid na Abu Muhammad Javier. At ang palatuntunan ito ay hinitid sa inyo ng Islamic Society for Information and Propagation o Islamism. Ang paksa po natin sa araw na ito ay ang kahulugan ng Islam at ang mga haligi nito. Una po, nais po natin talakayin muna ang kahulugan ng Islam mula sa kanyang tinatawag nating lugatan sa Arabic o kanyang pakahulugan pagdating sa kanyang salita. Ito po ay wikang Arabic na kung saan ay nagmula sa kanyang salitang ugat na salam at gayon din mula sa salitang silm na ang kahulugan ng salam ay kapayapaan at ang kahulugan naman ng silm ay ang pagpapasakop o relihiyon. Ang kahulugan ng Islam pagdating po sa technical na napakahulugan ng tinatawag nating istilaha, ang ibig sabihin ng Islam ay istislamu lillahi bitawhid, ang unang-unang niyang kahulugan. Ang ibig sabihin, ang pagsuko kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng tawhid. Ano po itong tawhid? Sapagkat hindi po magiging ganap ang pagkaunawa natin sa Islam hanggat hindi natin napapaliwanag kung ano ang kahulugan ng tawhid. Ang tawhid po ay mula rin sa wikang Arabic na meron din po siyang salitang ugat na wahid o wahadah o ginawang isa. Ang ibig sabihin ng tawhid, ito po ay ang kaisahan. Kaisahan o paniniwala sa kaisahan o pamumukod-tangi ni Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-iisang Diyos. Ito po ang kahulugan ng tauhid. Therefore, ang pagpapaliwanag ng Islam ay yung pagpapasakop ng nilalang sa nag-iisang Diyos o pagpapasakop kay Allah subhanahu wa ta'ala sa paniniwalang siya lamang ang natatangi at nag-iisang Diyos na dapat natin pag-ukulan ng pagsamba. Yan po ang unang kahulugan ng tauhid. Ang pangalawa po yung tinatawag o yung kahulugan po ng Islam. Ang pangalawa po na idinugtong dito, una sinabi natin al-istislam lillahi bitawhid, al-inqiyadu bitta'a. Ang pangalawa pong kahulugan yung tinatawag na pagpapasakop sa pamamagitan ng pagsunod. Una, nandito po yung paniniwala. Ang paniwalaan natin na iisa lang po ang ating marapat sambahin na siya si Allah subhanahu wa ta'ala. Paniniwala sa kanyang mga kautusan na ito'y nanggaling sa kanya katulad ng kanyang mga kapahayagan. Ang pangalawang pagpapaliwanag ng Islam ay siya namang pagsunod sa mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore, hindi po gagiging ganap ang kahulugan ng Islam kung kukunin natin ang isang kahulugan lamang, yung tinatawag na paniniwala lamang. Marapat po nakalakip dito ang gawa. At ang pangalawang kahulugan niya, yung pagpapasakop mo sa pamamagitan ng pagsunod. Paano po tayo susunod sa Islam? Meron po tayong paraan ng pagsunod at hindi po katulad ng ibang mga pananampalataya na sinusunod nila o gumagawa sila ng pagsamba sa Diyos sa paraan gusto lamang nila. Sa Islam po hindi ganun. Sa pagsunod sa Islam, kailangan po taglay ang dalawang sangkap na ito. Ang unang-una dito yung tinatawag na ikhlas, yung dalisay na hangarin o yung tinatawag natin sincerity o sinseridad. Kailangan kapag susunod tayo, gagawa tayo ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala sa nag-iisang Diyos, kailangan sincere po ito sa ating puso. Kailangan nasa puso natin na ito'y ginagawa natin para lamang sa ikalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. At katunayan po, nagbigay ng babala ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa sino mang gagawa ng pagsamba na ang kanyang intensyon ay para ikalulugod ng iba. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa pagkaulat ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu, ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyya, tunay na ang gawa natin ay nakabatay sa ating niya o yung ating intensyon. Wa innamal likulli imrin ma nawa, at lahat ng ating gawa ay bibiyayaan ayon naman sa ating intensyon. Ibig sabihin, kung ikaw ay nag-intensyon para sa ikalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala, therefore ibibigay sa inyo Allah subhanahu wa ta'ala ang marapat na reward dito. At kung ikaw naman ay gumawa para sa ikalulugod ng iba o para sa ibang tao, ito rin ang iyong matatanggap. Kaya unang-una, sa pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan nandun yung ikhlas
o yung tinatawag na dalisay na o bursilak na hangarin para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pangalawang panuntunan upang tanggapin ang gawa o panuntunan sa pagsunod sa isang pangalawa, marapat na ito ay mula sa katuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi po natin, hindi tayo pwede mag-imbento. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat ng gawain na hindi kabilang sa kanyang itinuro ay hindi tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anumang gawain sa pagdarasal, sa pag-aayuno, pagpunta sa Hajj, at kahit na sa mga bagay na nai-involve ang paggawa ng pagsamba, anumang bagay na nakalakip ang pagsamba, kailangan ito ay itinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi tayo pwede magsagawa ng sala kung ito ay galing lamang sa ating sariling pananaw. Hindi tayo pwede mag-ayuno na yung pamamaraan ng ayuno ay inimbento lang natin. Kailangan ang ating gawain ay mula sa katuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun yung pangalawang kahulugan ng Islam. Una, ang pananampalataya. Pangalawa, ang pagsunod. At ang pangatlong kahulugan nito, al-bara'atu minash-shirk wa ahlihi. Ang sabi, ang pagiging inosente o walang kinalaman ng sino mang sasampalataya at susunod sa shirk. Ano naman po yung shirk? Ito'y napakahalagang sangkap din ng pag-aaral sapagkat ito ang kabaliktaran ng tauhid. Kung ikaw ay kikilala ng nag-iisa lamang Diyos, kailangan anumang pagsamba maliban sa kanya, sa nag-iisang Diyos, o anumang bagay na pwedeng i-partner sa kanya ay kailangan iiwanan natin sapagkat ang shirk ang pinaka mapanganib na kasalanan sapagkat sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng kasalanan kaya niyang patawarin. Ibig sabihin, lahat ng kasalanan ng kanyang mga alipin kung hihingi ng tawad ay kaya niyang patawarin. Maliban lamang sa ikaw ay aabutan ka ng kamatayan na ikaw ay may kinikilalang ibang Diyos o meron kang itinatambal na Diyos maliban lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore, ang kahulugan ng Islam